na lang mag-team fight. Actually, wala nga silang ano eh. Parang magandang team fight kanina, di ba? Inuunahan sila lagi. Mas assertive kasi. I mean, mas assertive nga yung ano, yung side ng Polaris when it comes to ano, mga team fight. Sila lagi nagdi-dictate. Sila lagi nauuna. Hindi nila binibigyan ng chance na ano eh. Na manguna yung Dmokafarm, yung team nila na eh, mauna tayo sa team fight. Lagi nagdi-dictate ng tempo kanina. Hawak talaga ng Polaris. Ayan. Oo, kailangan talaga nila ano eh. Ako, tingin ko kailangan nila shot caller. Gaya ng sabi mo, kalat sila eh. Scattered sila sa map. Parang ipit sila lagi, which is nag-group up na yung ano. Yung Polaris after ma-secure nga yung mga utility items, yung mga core items nila. Wala, parang from there, wala nang masagot yung Dmokafarm. Pero guys, Sibol combined Dota 2 nga pala, so yung top 2 of the qualifiers would now go into the last phase of the national team selection phase, the Sibol combined. The Sibol combined is a private tryouts in which we select the best of the best among the two teams to represent our country in the in this upcoming IESF. So ang ibig sabihin nun guys, yung dalawang team sa grand finals, no? Sila yung ano, yung top 2 team na parang mag-participate dun sa Sibol Combine. Kumbaga ano yun eh, parang sabihin na natin parang workshop, parang ganun. Oh. Sa YouTube channel natin guys, ha? Sa mga hindi masyadong makapag-watch sa Facebook. So live din po tayo dun. Hanapin nyo lang po yung Philippine esports organization. Lahat yun po ulit ng VODs, doon po natin i-upload. Pero balik na tayo dito sa ating draft. Tinanggal na yung Chantress, tinanggal na yung Broodmother. Sa kabila, interesting bans na naman for Polaris. Etong mga gantong bans, hindi natin lagi nakikita. Pero, sure ka kasi na sobrang daming hero sa mga open eh. Diba? Naubo ako. Zeus, anday. Alam ko. Nag-gets combat ka, naubo. Yung mga ganyan kasi guys, yung mga simple na strategy na kung gusto mo kasi na magkabigayan kayo ng hero. Imbes na nagtatanggal ka ng mga meta hero, sige, kapag naman ginawa yung meta hero na to, meron naman tayong kapalit eh. Meron naman tayong pang-counter doon. So, hoodwink the first pick for Polaris. NP open pa, gusto pa nila ulit kuhanin. Sobrang interesting ng ano, ng hoodwink na ano, opener. Ngayon ko lang nakikita hoodwink first pick. Ang dali lang nasagot dito ng ano, hindi mo ka-farm. Maganda yung drop, I mean, maganda yung opener nila. That profit nito tiny. Dalawang flexible heroes. Sobrang yeah, ano, buhay pa pala ang Ricky, no? Pero yung Ricky kasi, yung sobrang baba na ng cast range na itong hero na to. So, saan nila ilalagay ito? Kasi pinipick mo to para dun sa dart, eh. Exactly. Yun talaga yung, well, sabi nga sa akin yan, no, ni Ninja Boogie na nag-usap kami, bukod dun sa dart, maganda rin naman daw yung nagagawa na itong hero na ito bukod sa, yung, sa dart. Yung info na ibibigay niya since invisible siya. Then yung smoke pa pala na mention niya rin. Sobrang bayad na bayad din. Yung smoke din, talaga yung gusto ko dun sa Ricky. Mas nakikita ko yung effectiveness or mas nakikita ko pa yung value ni Ricky dun sa level 10 na talent na akala ko nga tatanggalin nila. Kasi nandun yung pa rin, eh. Radius nun, diba? Nandun pa rin. So, alaki pa rin yung radius ng kanyang smoke and super annoying lalo na for heroes na wala naman ding mobility. So yung cast range guys ng Sleeping Dart, pinababa yan, 1,000 to 600. So kung gusto mo pa rin gumamit ng Aghanim Shard, hindi na pwede yung mga games before na hindi ka na nag-Aether Lens. Dito kailangan mo mag-Aether Lens. Tapos pinataas na yung cooldown niyan. Dati kasi 12 seconds lang, ngayon 15 seconds lang. Aether Lens is a must. Or, mali, makakuha kayo neutral item kagaya ng ano, telescope. Maganda rin. Or headband. Pero kapag ganun, pwede, kung gusto mo, pang lapit na lang ata yung i-build up mo na item eh. Kung ayaw mag-lens, pwede ka mag-four staff. Oh. Pwede ka mag-dagger. Tingnan natin kung ano yung possible na magiging play dito ng Polaris Esports. So, yung mga tinanggal nila yung mga heroes na ayaw na kalaban ng Ricky. Mukhang nag-hint pa ata sila dito ng Ricky na core. Tanggal sila ng... naman sana. Bakit naman ayaw mo? Medyo ano eh, I don't believe eh. sa core Ricky eh. Yung paniniwala ko sa core Ricky, medyo ano may... Ang bagay kasi mag-farm mong hero eh, no? Wala, hindi ko alam kung paano ko mag-farm ng mga mahal na item, di ba?
kung gagawin mong Korgas ito, 100% sure sobrang mahal ng mga items kagaya kung magba-butterfly ka, MKB. Kailangan mong kumuha ng kill. Kung hindi man kumuha ng kill sa lane, magro-rotate ka ng maaga, kukuha ka assist, ayun lang yun. Uy, kaya nga siya okay sa support talaga, hindi bilang. Eh, hindi ito kasi ano eh. Basta, ang bagal niya mag-farm. Tapos, in terms of getting a kill, parang ang hirap din. Once na gumawa ka, nag-commit ka, ano ba natatakas mo? Wala kang defensive item. Basta, ano eh, parang limited lang talaga to. If plan mo talaga na gusto ano, na gawin tong core, medyo alanganin lang talaga. Pero syempre, malay ko ba kung kaya pagalanganin ng Polaris, pero we'll see, we'll see. May mga teams naman, di ba, na gano'n, na hindi gumagana for other players yung hero na yun, pero para sa kanila, gumagana. So, Morphling, Slark, Monkey King na ban. Banning out most of the heroes dito ni Akashi. Naga Siren still open. Pero parang ano eh. Tingin ko hindi na sila magnanaga dito based sa dalawang pick nila. Marami pa namang carry heroes na open. And pwede kasing gawin ng Polaris dito. Pwede muna silang mag-secure ng kanilang mid laner pero leech. Gusto ba nilang mag-jug? Yung jug, isa rin sa na-buff na hero ngayon. Pero hindi pa rin talaga ako fan ng jug. Ako rin. Sobrang daming kinakailangan na items. Yung damage. Ang hirap hanapin for jug. Sobrang dependent mo dun sa Omnislash mo. Hindi ka rin yung best na farmer. Or kung gusto mong... Well, merong kang option na mag-build ng mga items. Pwede kang mag-battle fury. Pero kahit kasi mag-battle fury ka, mag-farm ka pa na matagal kay jug. Oo. Pero kung malakas pumatay sa lane, okay lang sa akin si Jug. Kaya kagaya niya, sasamahan mo ng leech. Oh, gusto ko lang talaga nila ibalik, ha? Oh, wow. Rubik. Sabi sa'yo, core yung Reiki. Pero gusto ko to, ha, guys. Sobrang ganda rin kasi nung, ano, nung update dun sa hero nung, ano, nung leech. Gusto ko yung sinister gaze niya, guys. Tapos may, ano, may sprite. Yung shard niya. Tapos, yung sinister gaze, alam ko na try ko to nung isang gabi, nag-leech ako, tapos may slark, yung slark na naka-shadow dance, maski hindi mo kita, tatamaan nung ano, sinister gaze. Sobrang solid guys, game changer yun. Magandang babysitter din tong ano, itong leech, kung sakasali. Malakas pa rin talaga mag-babysit si leech. Yung frost armor pa lang eh, laking bagay na. Tsaka yung level 25 talent, yung frost armor. Nag-heal siya. Kaya niya mag-heal ng building. Kaya, ewan ko, gusto ko tong support na to. Ako, tingin ko nga nung nakita ko yung mga changes, sabi ko, mapipick ng mapipick. Pero, hindi naman gaano. Pero, sakto lang. Hindi pa na-explore siguro ng mga teams. Pero, Mars na pick up, good coverage na kinakailangan nila. Lalo na ang kalaban mo dito sa Dmokafarm, mga heroes na nagtatalunan. Diba? You have the tiny Dead Prophet later on. Kung gusto niya mag-blink dagger, pwede. Meron ka namang Aghanim Shard for the fear. Pero coverage, teamfight, additional na lockdown, may tamaan ng spear, napakalakas pumatay ng Polaris, nandyan pa yung sharpshooter, yung boomerang from the hoodwink, you have the fade bolt, extra damage, yung, and yung mga spells pa na pwedeng maagaw nung Rubik. Tsama na crowd control. Orsa, Jug, yung mga maganda kasama ng leech dito, wala namang kicking... Wala na rin morph. Spectre pa, no? Spectre is okay. Lalo na malambot yung heroes ng Polaris. Maganda rin kasi combo eh. Spectre dagger, tapos meron kang ano, frost armor. May slow kasi eh. May slow din yung dagger. So, kung sino yung kalane, may hirapan. Makapadali yung buhay ng ano, spec. Kasi spec, mahina rin laning eh. Ang bagal din kasi mag-farm nun. Sky? Okay. Core tiny, mid tiny, offlane DP. Mm-hmm. Interesting. Burst lang. Burst at saka silence and slow. Sila nagtanggal ng Spectre eh. Pwede silang mag-draw. Kung gusto nila bumasag ng maaga. Ano matatanggal nila? Pag nagtanggal sila ng close ng gap, pwede silang mag-draw. Kasi tinanggalan nila yung une, yung Spectre eh. Bugbugan to ah. Kaso nag-AM. Wait lang ah.
Tatlong kinounter ng AM dito. Leech, Skyrat, Dead Prophet. Aray. So, Mars. So, wait. Ano to? Korto na, ano? Korto na Hoodwink? Ni, ano? Hoodwink or pwede nga rin mag-Rubik Mid eh. Kaya parang gusto mong makita eh. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Or baka gusto nila mag-offlane ng Rigi. Rigi, na-offlane din naman eh. Pero last numbers ng Dmokafarm. And yung AM, pwede nilang matimingan to ah. Avalanche Toss, tapos Mystic Flare. May siya yung Frost pa. Pero grabe yung control. Okay, reverse sa AM. Void? Oh, ayun na. So, Chrono, Chain Frost. Ganda rin ng Void dito. Ang dami mong, bukod dun sa Chronosphere mo na setup, malaki yung chance mo na makapag-back off pagdating sa teamfight. Pwede ka mag-reset. Kaso, ang problem ko lang dito, meron kasing Riki dun sa kabila. Offlane Riki nga. Offlane Riki? Offlane Riki, guys. Ah, nakita mo na. Ito pala. Ayun na yung mga pupunta ng draft nila eh. Ano, akala ko ng ano, pagka-pick nga ng ano, ng EM, sabi ko baka i-mid nila Rubik, pero hindi, mid nila yung Mars. Para sa matchup dun sa Tiny. Mm-hmm. Kasi Bensoy, core pa rin, offlane siya, na Death Prophet. Polaris pa rin, no? Sa game 2. Ako, tingin ko, pag nag-long game to, kaya to ng ano, kaya ng Dmokafarm to pag nag-long game to. Dmokafarm ako. Kung hindi successful, ang ano rin kasi, tricky din kasi mag-core ng AM eh. Kung sobrang bad start ng AM mo, saan ka maghanap ng farm mo? Eh, yung AM naman din kasi, kailangan talaga ng sobrang mahal na items din at the same time. Pero tignan natin. We'll see. Pero rin, burst definitely sa team fight na balakas ng Dmokafarm. Single pick-offs, doon natin pwede asahan yung Polaris. Oo, kasi may Mars. Pag nakapasok yung Mars, may smoke. Tapos may dart. Kaya nila talagang easy minus one literal. So, maski kanino. Pag jump in mo, na-silence ka. Hmm. Anong gagawin mo, di ba? Pag na-smoke ka, wala. Wala ang gagawin. Kaya, ewan ko. Pero, Good luck. Yung mananalo dito, kakalabanan yung Execration. Pero meron pang chance yung Dmokafarm na makapag-force ng game number 3. Tingnan na lang natin, guys. Again, update ko lang kayo, guys, ha. Yung side ng Polaris nakaisa na. So, kailangan na lang nila ng one more win to secure yung grand final spot against Execration. Execration, naghihintay na. Tinalo nila kanina yung Atomic Esports. Congrats sa Execration. And GG well played sa mga teams sa sumali din. And huwag niyo rin kalimutan, guys. Alam ko, marami naghahanap ng YouTube channel natin, which is yung Philippine Esports Organization. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-like na rin yung video na nandun sa ating YouTube channel. And mga VODs din, mga previous games, matches, mga replay, kung ano yung tawag. Kung ano man tawag din nyo, nandun lang yan din sa Peso YouTube channel. Marami kasi lagi naghahanap ng YouTube. Pero ito na, labanan. Sino makakuha? Sino makakalamang? So, naka-isa pala ka Polaris so far. And si SM, there you go. Bok will get the first blood dito sa ating game number 2. Gandang advantage ka agad. At tapos na ba? O hindi ba? Tapos na. So, ilan to? Bounty 1, 2, 3, 4. So, 2 for 2 lang. Pero matindi. First blood kasi nakuha ng ng Polaris. First. And mid-matchup, kita niya rin naman. Ayan yung Mars against sa Tiny. I think, parang 50-50 lang din naman tong laban na to. Or yung matchup na yun sa mid lane. Ano yung nang talaga kalaban lagi si Mars? Dali kasi mag-zone natin, oh. My God's review ka. Parehas na 2 spells mo pang pampalis ng kalaban. May spear, my God's review ka eh. Literal talaga na wala lang. Palis lang. Ang out of position.
inihin natin. Pero yun nga, ulitin ko guys, first blood nakuha ng Polaris. So, magandang start na naman from their end. Sa top lane, nagkakulitan lang. Oh, nagkukulitan na yung mga supports dito. Kaya din kasi na Rubik ma-withstand yung ano eh. Yung spam spells ng ano. Arcane Ball. No. Baba! Kaya na, pero bottom lane! Out pa! Sobrang scary. Pero yun na yung Hoodwink, isang click na lang at napasama pa! Yung paglapit dito. Inaantay ko din si Bok na mag-blink sa Lich eh. Kaso wala na rin kasi siyang tricks of the trade eh, kaya hindi wala. Niya na pwedeng gawin yun eh. Pero patay dapat din Lich. No. Pero Lich isa sa mga heroes sa mataas din kasi yung armor eh. Kaya ayaw niya rin siguro ipilit. Pero well played yun ah, for Dmokafarm. Mabawi sila ng kaunti. Tama ka, si Akashi eh. Inahabol rito. Makasurvive ba? Kailangan niya mag-blink out. Ah, patay si Akashi dito guys. Ang hirap kasi may Skyrat kasi eh. Weak din kasi sa laning itong Skyrat. Ano yun? Yung base, I mean yung ano eh, animation eh. Siya ayaw din talaga yan ng AM yung Skyrat Mage kahit na good counter pa rin sa AM, diba? Once kasi na ma-silence ka, Ancient Seal, meron kasing burst eh. So ma-timingan mo na walang counter spell, walang manta, pwedeng patayin. Pero gusto sana nilang kumuha ng trade na kill, gusto sana nilang habulin na itong si Hesuyang. Pero hindi nila, na nila habulin eh. Or habulin ba ng Rubik? Hindi niya. Yung ganda ni Bok. Uy, ang gandang bushwalk. Ang gandang bushwalk. Kaya ba nila makuha? Yun ang kuha-kuha nila. Yung Lich. And they're not done. Gusto bumawi. Nasaan yung bash? Isang bash. Walang bash. Walang tayo. Yun yung bash. Medyo fake. Wala kasing pamalo. Sayang. Napangat. Pamalo daw. Walang plus stats. Wala eh. Pero at least naman, yung namatay na Skyrat Mage, makakapag-refill naman siya ng bottle dun sa gitna. Oo, nagawa. At least may nagawa siya. Tulong na rin doon sa, ano, sa course. Pero anyway, Bumi na habol slow, pwede pa rin sa bottom lane. Pwede, pwede nang lundagan. Hindi makakaalit. Pushback. Pero okay, at least nakuhaan pa rin dito ni Trojan. Si Bumi. Ang nipis ng dalawang heroes dito na pala sa bottom lane rin. Kaya masayang-masaya yung void dyan eh. Maski yung Lich. Maski yung max lang dito yung first kill ng Lich eh. Which is yung, yun nga, minakamatch yung Frost Blast. Tapos tamang Frost Shield lang. Kahit level 1 lang na Frost Shield yan. Yung slow naman kasi sa level 1, 20% na. Tapos yung duration, same naku lang, 0.5. Nasa mid lane. Magiging magandang spear from the Mars. Kung inaabot sana yun. Ay, ay, ay. Pero 3-3 tayo sa game number 2. Tabla sarado, Tres. Magic is an abomination. Ano, sabi sa inyo guys eh, aggression tong gantong draft. Tuloy-tuloy. Mga early laners to eh. Kayang kumuha ng kills sa level 1, level 2. Diba? Tuloy-tuloy ng kill count natin dito. 4-3. Nakuha yung Rubik. Nakuha yung Rubik doon sa top. 5 Rubik pala to. Ni CML. Mataan lang si Bok, in terms of CS, 23-6, not so bad. Ayos lang din. Ohoy! Ito na naman may smoke, pero kaya eh, oh! may pro shielding kasi eh. Pero hindi nga sila pwedeng magiging aggressive. Kaso Ricky nga kasi, not the best hero kung gusto mo makipag-farman. Mas gusto mo, laning phase pa lang, kumukuha na ng kills yan, Akashi. Low na naman dun sa taas, makapag-blink out eventually. Oops! Baba! Medyo, hindi wala silang proper na target sa baba. Pero sa top 10, ganun din. Tinry niya habuli. Ayan, wala naman nagkabigaya eh. Medyo parang hindi sila nagkakaintindihan ng bato ng skill eh. Oh, yung Sinister Gazer. Pero yun nga, may Acorn Shot, Ushua, Bok, nagpak na Magic 1, nakapag-blink out. Pero wala ba't kailangan ng body block? Na body block niya nga rin. Yung right click ng Lich, hindi sapat para uunin yung buhay ni Bok. Nag-time book out na lang. Pero kailangan alis eh. Uy, may Ushua! Tumama! May Acorn Shot, pwede ba? Pwede ba? Pwede pa!
Naghihintay ako ng blink coming from book. Magkakaroon ng frost shield. Ay, Skylight Mage. Ahay! Masyadong malalim si Topa. Si Book nga lang bakit magsakpan. Hindi, nakapag-blink! Nakapag-blink! Wala siyang vision! Nakapag-scurry si Boomy. So nicely done for the side of Polaris. Three heroes dead. Ang charges rin ng wand nun. Mm-hmm. Charges ng wand. Tas binuhay ng plus attributes. Ng crown. Lalo na meteor hammer to. Na Riggy. Uy, babalik talaga. Si Meteor Hammer. Bago ka makaalis dun sa smoke, di ba mag-Meteor Hammer pa. Sa mga hindi nakakalap, isa yung sa mga items na nabuff ka. Ayun yung arena. Ganda kayo ng flood. Pero kaya ba? May dragon ba? Wala nang mana to eh. Kakain nila kung nito. Wala nang mana rito. Yung Death Prophet pero may avalanche. May toss pa ka. The Annihilator Spear will connect. And that will demolish yung Death Prophet dito sa top lane. Pero naghahabol pa rin eh. Igil pa rin yung Polaris. Courier na lang daw. Courier na nga lang yung binanatan. Wala na kasing pampatay dun sa hero. Sige, ito na lang courier. Panalo na tayo dun sa trade. Pero hindi pa tapos ha. Nakapag-spear si Mac. Pwede yung humahabol. Ang dami yung humahabol. Toss last lang. Pwede toss. Makakuha nung kills yung Tiny. Grabe yung tagalong niya. Ang aggression kanina sa top. I am not a betting man. Tumagal din kasi level 5 nga lang. Level 5 pa lang doon yung AM. Sa baba naman, nagamit na yung Meteor Hammer. Nakalate, yung buhay ng Faces Void. Napakaano. Smoke, Meteor Hammer. Mura na lang kasi Meteor Hammer guys. Ancient Seal, Tercycle. Isang click na lang, batay. Death Prophet, ano nakakuha. Arcane Bolt. Speaking of patay, may Silent Blade! Muntigan na! Eto, sa gitna, hindi rin mapapatay. God's Rebuke will miss. Walang mana yung Lich. Uy, tinos pala, Met! Hala! May arena! Kasi yun nga lang, patay pa rin yung Lich Rain. Nakakuha pa rin. But yung arena blocking off the path dito ni Kui sa kanyang Tiny. Nalay sa pating. Tinos palapit yung Mars sa Lich na walang mana. Wala na rin siyang mangge eh. Kaya wala na siyang mapoprovide dun sa fight na yun eh. Napasama pa. Annoying pa rin talaga Meteor Hammer. Ayoko niyan. HP regen, mana regen, attributes, diba? Plus 8 all attributes yan. Yung damage pa sa tower, another silence, merong bushwhack Meteor Hammer na kasunod. Kaya lang patayin? Patayin? Patayin rin. Apaka ano? Efficient na item? Walang magawa yung ano, early levels ng void? Para sa Meteor Hammer. Calbs, hindi pa level 10 yung Riki. So, mas mahirap pa yan later kapag meron ng plus 16 na smoke screen radius. Tas, ay. Ayun nga, patayin Death Prophet sa top. Grabe tong game na to ah. Non-stop aggression guys. Walang nagla-lane, walang nagpa-farm. Laban kung laban. Panalingan mag-Dota. Hindi naman yung Meteor Hammer. Tinamaan yung Lich. Annoying! Pinasaktan niya lang din dun sa may tower eh. Bonus na lang daw na tinamaan yung Lich. Pero syempre, ahabuli ni Boomy yan. Meron na rin siyang sharpshooter. Nakaalis. Safe muna. Itong sneaky naman ng galawan na yan. Sobrang sneaky nun ha. Sneaky sneaky. Pero basag to tower. Basag na to guys. Ano? Meteor Hammer. Kuha niya pa yung range creep. And yung creep wave. And yung creep wave din nila. And tier 1 tower finally will fall. Dito sa bottom lane in favor of the side of Walad Esports. Radiant's bottom tower is a pile of dust and gravel. Sayang yung start nila no doon sa baba, maganda sana yung mga kills kaso nung Meteor Hammer dito yung arena. Another arena sharpshooter. Plus the spear, may sharpshooter pa to secure the kill. Ito yung sinasabi mo kanina Calbs, walang galawan kapag meron tinamaan ng spell. Wala talagang galawan, na-experience ko yung agabi. Kaya alam ko yung blink out. Nakapag-blink, pero may slow eh. Ayun na, patay yung Rubik guys. Mystic na Flare. Na-late ng kaunti. Yung Skyret Mage, kung umabot yung Ancient Seal niya dun, may Mystic Flare siya, patay sana. Pero mid na lang daw, tinamaan ng Spear, merong Bushwhack, may Avalanche. Wala nga level. Lang yung Toss, kaya niya deny, hindi kaya. Taas ulit. Mama na naman yung Spear. Mag-abol, pero yun nga lang, narinig ko, Pindet Prophet.
Holy si Bensoy. Rotation from box. May concussive shot. Inayakan yung Chrono, yeah, pero Chrono. Medyo makunat-kunat. Kaya natin yung kunat. May toss up. Kaya yun na. Secure. Si Boko. Sobrang annoying. Narigi. Mas annoying pa yan kapag nagkaroon pa ng DFU. Pag nag-DFU yan, DFU ka lang, tapos meteor hammer. Saka wala kasing info dyan eh. Yun yung problema eh. Yan yung ayaw mo dati sa Trend Protector eh. Ayan oh. Apakadaya kasi habang nag-channel ka ng ano, ng Meteor Hammer, naka-invy ka eh. Efficient. Pagdating sa farming, naka-invy ka na. Habang yun nga nag-channel ng iyong Meteor Hammer. And yung hero kasi, nag-defew talaga mismo. So napakadali pumatay later on. Ito yung head-to-head matchup natin dito sa game number 2. Si Trojan on the Void, Akashi on the Anti-Mage. Free farm na naman si Akashi. Namatay lang isang beses. Ito na naman yung Void. Meter Hammer, Sharpshooter. Ano ba? Pasensya ka na. Walang personalan to guys. Oh, ganito talaga. Ganyan talaga mag-Dota yung Polaris. Walang yung Meme Hammer yan. Alam niyo guys, ano ha? Yung Meter Hammer. Ako, gaya nang na-mention ko na-experience ko talaga. Nag-escape yung item. Uy, hindi na mama. Concussive shot to slow down map, pero okay lang. Alayo, meron siyang Pabner's Toy. Okay na okay pa. Pero nga gaya nang sabi ko, yung item na yan, nag-escale siya guys. Literal na nag-escale. Laki ng pagkulong na pinababang. Channeling time, arena. Arena sa mid lane. I-sharpshooter to mama! Mm! Guts rebuke! Tinapos ang buhay ng mga leech. Stolen spell, avalanche, the toss, patay nga ba? Patay. Kasasabi ko lang sobrang cool. I mean, nipis. Arrow. I mean, yung spear to mama, pero mo lang ano. Patay, yan. Yun ang panalix ni si Book sa wakas. Full duration rin, na-exercise him. Nilaban rin nila doon, Tita pa. Spear! CML, makakapag-lift. Hindi makubuhay. Ayun, AM! Akashi. Kaya pa habulin ng Akashi. Ayun, gusto ni Akashi. Ganyan gusto mga AM. Balik ka. Sarap. Makabawi yung Polaris doon. Sarap yung salba nila sa teamfight. Hmm. Mataan yung Faceless Boy. Ano to, Mass of Madness. Wala pa siyang gano'ng mabigat na item, guys. Pero ayun yung nangyari. Summary. Sa small skirmishes na yun. BKB siguro. Mayroon pa ito walang BKB eh. May na-spear na naman si Kirara. Kaya ba? Ganda ng chain cross niya. Oh, pakagandang chain cross. Sinister case. The control. Kala mo, easy pick up ako, bes. No, no, no. The beat from Kirara para kay Mac. With 125 health, na fluffy hat. Saan ganda ng bounces? Meter hammer, sharpshooter. May bushwhack pa yan! Acorn shot for the setup. Para sa meme hammer. Oh, the blink! Kaso kaya ba? Concussive shot? Silence, medyo matagal. Ah! Napag-blink out! Ano level ng silence? Level 3? Sinuulang na isang segundo. Pero wala na rin silang damage dun eh. Pero kung yung AM siguro yung natoss dun, tingin ko patay siya. Pero iba kasi yung natoss eh. Another concussive shot. Napigan si Bumi. Nag-blink na naman yung Ricky. And may meme hammer. The meme hammer will connect. Ano ba yung buwan? May mech, hindi sapat. Wala na rin yung Skyrat Mage. Sharpshooter, natoss. Nabuhay pa na sa si Bok, tapang blink out! Takes up the trade! And the wall protecting him! Chrono! Chrono ba? Walang bi- wala silang detection! Ayaw! Dito mama yung bushwalk ni Bumi and Bumi patay! Walang detection at vision eh, hindi kaya kay Chrono. Kaso katabi niya lang, no? Pero well played na naman yun para sa Polaris. Lamang na naman sila sa teamfight. Nabuhay pa yung Ricky doon. Sobrang low na Ricky. Ang ganda ng Arena of Blood. Tricks of the trade sabay blink out. No detection. Sakto. Checkpoint eh. Bawal. Tsaka bilis pa naman ang fade delay. Oo, oh, yun din yung fade delay.
Level 1 pa lang yan, ha? Wala nang mana. Buti na may backup. Uy, pero may lift dito sa si CML. Fade bolt na i-commit na rin, pero hirap i-dive. Ang hirap i-dive, guys. Kung mabubuhos lock, pwede na pa, guys. Kaya naman! Sa baba. Kaso may clone, nakapag-react sa Infrost. May Infrost pa! Enough nga ba? Hindi kaya. Hindi enough, guys. Does it glare? Pero yung Ricky, may silence, may detection. Tito naman naman pala, easy mo. And si Mac, naipit din. And then yung Dead Prophet sa taas. And they will take 2 heroes from the side of Polaris. Isa lang, buhay, yung Mars. Kapag-TP out. Hindi pala enough yun, yung damage nila. Naibigay na rin kasi nila yung almost all ng kanilang spells dun sa Ricky para mapatay. Kaya nung pinapatay na yung Mars, wala na silang masyado maibigay na extra damage. Pero Ricky pa rin, yung mapapatay nila dun. Better trade-off pa rin. And kaunti-kaunti, nakakabawi sila. Ganda ng reaction dito ni Troja, no? After niya makita yung dalawang heroes, nag-time walk out lang siya. Mid lane naman, silence. Ginamit na sa Mars. Si Mac. Yung arena hindi ganun kaganda. Kaya mamapaaris dito si Mac. Ginamit na lang sana pang zone out. Kaso di naman siya makatakas. Ayaw magbabasag ng tower. Alam ko na babasag lang DP. Avalanche, Tos. Kita ka dyan. Lift. Make your hammer, ha? Hindi umabot. Pero patay mo lang. Katapos si Mitsoy. Diba? Hiling here. Mana board. Oh, yung mana board. More than enough damage. Ito pa, nag-blink na naman. Saliga. Wala nang mana. Walang pag-blink. Same force na, ginamit. Tigit-tigit yan. Blink out siyempre, na lang? Siyempre, ako si Bang. Ay, ako si, Akashi, be-blink ako. Pero hindi nag-blink. Sinukuhan. Pero mayaman anti-mage, ha? Kahit sumasama siya doon sa mga teamfights, Manta, plus the Battle Fury rin naman to. Mac, pa-BKB na. Hoodwink ko. Wala pa siyang notable item. Mukhang 4 stuff. Ay, hindi, shard pa lang. Hinabol, ha? Blink! Nasa yung spear! Ayun yung spear, meme hammer, no need. May smoke silence naman. Daw muna, may skip. Ayun yung meme hammer rin, bang! Sulit na sulit. Sulit pa rin. 3 seconds kasi yung sleep duration, tapos 2 seconds lang yung channeling time. Calculated. Anong hikmat mo? 2 seconds lang yung channeling time na meme hammer. Mid lane? Midlane, yun, patay. Si Kuya, daming nagagawa ni Kuya dito sa game. Ang difference kasi nangyiro ng ano eh. Yung supports lalo. Ng Polaris. 6-1-2. Mag-aag siya. Tiny Ag. Nalaban sila TP si Bok sa midlane. Ide-defend nila yung tier 1 tower. Pero si Akashi, tamang push lang ng ano. Ng side lane. Oh, arena sa mid! May silence! Ay! Nasaan yung burst? Pinipilit nilang alabas may mech! Walang namatay mga sir, mga ma'am. May lift yung Rubik. But where's the follow-up? Nasaan yung keeping dark? Wala akong makita. Ito! Ito ang mamulin nila! Matay yung Ricky Maru! Bushwack ko lang kasi dalawa! Uy! Mana void! Puli ang dalawa! Dropping damage! Pangatalim! Ay! Nakabul pa ang 4 staff, ginamit. Hindi na mauulit. Time lock out ulit. Pero sulit na yun for Polaris Esports. Heavy commitments for the side ng Dmokafarm. Hindi nakapag-exo. Good burst dun sa Death Prophet. Napagandang bushwhack plus the mana void. Yung tiny na punish rin nila sa wakas. And yung commitment pa ng Chronosphere na inaasahan sana nila for the setup. Makakabasag pa sila ng tower dito sa baba. Head-to-head na matchup natin. Tiny lang. And Rubik kanina. Pero yan, basag na yung tower. Year 2 mababasag ng Polaris sa bottom lane. Mak. Pressure lang. Binibidon yung next item dito ng Void. Si Mak din almost done sa BKB. 200 gold away. Ayun yung replay natin kanina. May boomerang pa kasi yun. Ganda rin ng Acon Shock.
Taas, patay na naman yung voice. Ay! Na naman, makakagalaw. Kailangan talaga ng BKB, no? BKB, no? Teamfight for the void. Paso, matagal pa yung BKB niyan, no? Laki na makamatay. Speaking of patay, mana void. Kaya na, with the spear. Uli, patay yun. Pinaghatian lang. Maganda sana yung intention ni Akashi dahil meron na kang death lang. Uy! Hindi na, meron! Patay. Uy! Si Mr. Gaze plus the chain frost! Ang sarap ng combo pero arena na naman coming from Mac. At yung kanilang Bensoy na death prophet papagsak. Tayo nagmamadali. Gusto nga bullet. Ganun nakuha niya frost blast. Nakatakbo na force stop lang si CML pero just in tow dyan. At nabash ng nabash. And they'll take 4 heroes para dito sa Polaris. So finally rain, Dmokafarm na nalo sa team fight! Hindi pa tapos ha? Huli pa si Mac! Tapos! Tapalo! First to throw! Pero hindi! Lalabanan yan, magkaka-BKB siya. Boomerang into sharpshooter best. Oh, ayun o, tira boy! Hindi na tumama yung bushwalk eh. Uy, pero meron na po, na-DC. Pa-hold down na si Mac. 2 seconds God Rebuke, Spear of Mars 1 second. Pwede yan baligan, Calbs. Ayun, pinipinging out niya eh. Oh, mag-cool down yung spells niya eh. Mag-cool down. May blink dagger ba Skyrat? Hindi aabot Sky. Hindi aabot yung Skyrat, oo. Eto na, Gina. Eto na, tingnan natin. Teka lang, sorry daw, sorry. O yun, G, sabi ni Trojan. Yup, the blink. Tumama yung spear. May God's Rebuke yun, ha? Bushwalk. Patay. Binigay pa kay Bumi yung kill. Okay lang, para siguro sa ano nito, sa dagger ni Wu, yung na. Napasobra sa habol. Pero a better team fight for Dmokafarm. Ayun na yung pinaka-okay nila na team fight dun sa taas. Meron na naman nakatulog, tinamaan ng meter hammer yung silence. Napakalaki ng radius. Paano ka mabubuhay? Tricks of the trade, the solo kill from the Riki. Hindi ako makapaniwala, Riki, sumasolo kill lang ano, faces point guys. Malang yung meter hammer yan. Pero minigay ko may sinasahipon dito at si Mac yun. Kapag out naman si Mac, ayun na naman, Rain. Sleeping dart. Uy, nadag! Kasi spear tumama. Siyempre, hapulin natin yan. Riki ako eh. May contrastive shot, mystic spear. Hindi successful yung kanilang patrong. Pero si Mac, may bigay, may pinag-arightic lang. Pero mga takas. May roadblock na naman. Oh, yung basic point! Pumasok mo na big! Sinabig mo na point! Aso hindi nga lang enough! Pero yun lang, Skyrat will fall. Eto pa yung Death Prophet. And Soy going down. At eto pa, nahuli may pimangal yan. Bang! Huling-huli! They'll take out 4 heroes for Dibu of Combat. Grabe si CML. Blink in is ML gamit ng Fade Ball. Agaw ng Spirit Siphon. Pagka-agaw ng Spirit Siphon is Spirit Siphon yung tatlo. Sulit na sulit ng spell. Dami niyang nagagawa. Pagka-Aether Lens, sulit ata sa kanya mag-aganim siya dito. Or pwede kumukuha na lang sa rush. Pero mamaya pa yun eh. Yung shards, kanina nila ibibigay. Pwede kay Mac, doon sa double spear, 2 units. I mean, kung hindi kay Mac, ubik na lang siguro, no? Para sa lift, sa telekinesis, maganda rin ako. Hindi si Mac din pala, meron na rin ano eh. May shard na rin. Ah, meron, kakabili niya lang. Wala pa kanina. Meron nagmamadali ha, guys, nagmamadali dito yung ano. Nagmamadali. Matayon ko ng courier si Benjoy. Abot ba? Good ng silence! Pero walang fan na limb! Na limb si Metroid rin! Na spear! Wala ka ng mana! Chain Frost? Oh no! Yung nag-time move! Full namatay! Aroy! Ubus sila rito rin! Tiny lang ang nabuhay! Oh no! Sakto nga na ba yun? Nawala yung buhay! Hindi na mag-chrono! Hindi na mag-chrono! Yung tinalanan niya pa smoke screen, sakto-sakto. Good prediction from the Riki. Radiant's middle tower is about to be a pile of smoking rocks. Sobrang well played na talaga. Pagsak niya may smoke eh! Nawala yung buhay niya. Demolishing!
Yung EM, yung Ashi. Basic lang. May Abyssal Blade na yun. Ayan na! Hindi nga lang tumama sa combo. Kaya patay pa rin. Pero zone out na si Bensoy. Patay ulit. May Abyssal. Actually, hindi nga ginamit yun ang Abyssal. Yung arena na yun, ginamit yun para kay Bensoy. Para hindi makapasok pa loob ng base. Nababachat na lang si Bensoy. Messi! Ayun, tamang high ground siege. Slow siege nga lang ginagawa nila. Naghihintay na naman si Mac na may spear pabalik rin. Naghihintay lang siya kung may aangat. Magpapunta sila sa baba. Magpapunta sila sa baba. Magpapunta sila sa baba. Ops! Nakita nila! Nag-curry! Oh no, yung Tiny walang nagawa, may Mean Hammer Pack. Tumawa din yung spear at the same time. Demolish yung kanilang Skyrat. May same goes your Tiny. Type 5 maging Tiny. Natouch! Tapos dito yung mga kanilang Lich. Lahat na nag-buyback. 3 buybacks instantly for Dmokafarm. Sugat na to. All in na. All in na to rin. Kaso, inirara. Yung Chrono nga lang. Pero the first na fight. The full fight. Pero wala na yung Lich. Time back for the Lich. Gusto pang rumi-click ko, Sleeping Dark, nandyan na naman. Tapos orb ngayon lang na buo, kanina pa dapat namatay ng courier. Patay kaya si Bok. Kaya ito silang hero dun sa may gilid, patay naman, mapapatay nila finally si Bok. Akashi, trabaho hindi lang. Hindi matatakot si Akashi dyan, may Aegis pa siya. Nagmanta lang, nilip, may Ava, Avalanche, Tiros pabalik, ano yung Tiros lang pala on the same spot. Napak ng BKB dito si Trojan, pero wala! Oh! Kinrono! Stolen Chrono! Stolen Chrono! Ricky lang yung casualty! Kakasabi ko lang! Ayun nga lang, may silence! Pero nalalabay! Kinap pa yung damage nila! Ayun, finally lap up yung Aegis. Round number 2, full life! Si Bensoy, wala nang mana to rin ha! Nag-blink, pero iba yung kanyang target, iba yung kanyang bakay, iba yung nila! Click as Kyrat, go down! Muna, die back! Oh, ito pa! Ito na si Bensoy. Wala nang mana si Bensoy. Oh, inubisal na. Inubisal. Oh. Ipake pa yung mana void. Siyempre, akin yan. Last hit, diba? Easy last hit yung guys. Nalaki pa naman ng mana pool niyan. Ginawa niya ba yung multiplier? 23-44, 29k gold advantage sa Polaris. Hindi, ang ginawa niya yung blink cast. Kala ko kunin niya yung ano eh. Yung multiplier. Yes, may pinapakaya yung void na nahimik dun sa gilid. Nakita pa nung dalawa. Nakita nung dalawa. Yung gawin, langay na na ito. 31,000 na ito guys. 23 to 45, almost 29 minutes. Game is hard para dito sa inyo mo farm. Medyo mahirap rin mag-comeback from this. Try pa daw. Magic is an abomination. Nadisi pa yung Skyrat Mage. Alam niyo kasi guys, itong mga players na to, magkakakilala lang din nito. Bisaya Pride, pareho guys. Tamang biruan lang, tamang kansyang eh. Nagmumustapa sa suspan! Nagmumustapa sila guys! Arena kasi, hihintay kayo yung spear kung tatama raw. 500 daw, G. Okay. 500 daw sa hindi, 500 sa dili. Boom! Tamama! Bye-bye, 500! Oh, G ka siya dyan! Hindi ba? 500 daw sa dili. Tumama eh. Sa intros ha, pinagtatamaan sila oh. Nag-BKB tuloy si Mac. Mamamatay si si Bumi pag di siya nag-BKB eh. Ito na, yung Ricky Mamba. Gigas lang to 500. Ayun na, basag na yung tier 3 tower sa mid lane. Exposed na rin yung rock. Nag-bind back. Chrono, Mystic Spear! Tactic! Kaya nila patay. Kaya nila patay. Yun na! Sa wakas, nagawa nila. Nagawa rin nila yan. Bo, kanina pa nilang inaantay.
Isa yung sa combo nila bukod sa Chain Frost, guys. Eh. Ang dinan four stuff pala yung tiny. Hirap kasi walang four stuff eh. Meron na naman nakatulog, ah. No, stolen trono. Inaagulo, hampat na para. Tatama kasi hindi. Patay pa rin si Bensoy. Oops! Ayun si Kuy. Latos. May four stuff si TML. Dinas na rin. Pero yung final si TML will go down. Kaso tamay nga lang dito yung Skyrat Mage. Tumalong pa! Na-pushwap! Kaso merong Sinister Gaze. Ano ba? Merong Ticks of the Trade eh. Kasan yung Blink? May Smoke. Black Chain Frost. Kilomit na. Nilaban. Lumalaban pa nga si Book eh. Umakap si Mark. Nag-Blink out lang dito si Book. Pero syempre, the toss. Nangihintay ko. Pumakap yan. Ayun na si Book ko. Oh, Meme Hammer. Meter Bye. Hammer. Bye! Pag nabuhang, idinaya. Ticks of the Trade. 4 yellows. Parang mo ng cooldown ng spells ng Ray. Oh, syempre mag-abol yan. That's rebuke. And start. Sumama. What? Cooldown yung meme hammer, guys, eh. Pero, alam mo na, pwede pa rin. Except the trade na lang. Yung boomerang. Walang chrono, cooldown. Nag-buyback. Kumabol yung boy, dumahan doon sa side. Hindi na rin nakapag-time walk in. Pero buyback yun na for the void. 4 heroes down sa side. Nandi mo ka-farm. Pwedeng mag-reset lang yung heroes ang Polaris, yung Roshan, medyo matagal pa before mag-respawn. No, matagal-tagal to, 1 minute and 13 pa bago mag-respawn yung Roshan. May dalawa na silang 4 staff. Tiny, Skyrat, tatlo pala. Tsaka, etong Leech. Sobrang importante versus the Riggy. Mm-hmm. Importanteng save na kinakailangan nila. Yep. Ano yung nakuha? Crypt Swarm yung nakuha ni CML this time around. May Scotty na rin si Akashi going for the Aghanim Scepter. Ayun yung next target niya for his next item. Walang BKB, laban lang ng laban. Anong item ng Void kaya? Oh, wala siya nakuha. Nagbabuyback siya eh. Wala, kakabuyback lang. BKB lang, walang damage. Wala pang damage yung Void. Three, two, one. Long respawn. 155. 2 minutes. Tagal pa. Oops! Na Lotus Orb. Hindi tumama, sharpshooter. Aso, yun lang. Si Bensoy na naman. Surrounded. Pero yung Bruno. Aso, ipin si Bensoy. Sabi KB, hindi makapagbigay ng follow-up. Well played. Pinain-bots lang, guys. Chain Frost nandiyan, pero hindi ganun kaganda. Active Stolen Bruno. Ay, toss pinawa. Pala yun. Diba? Nanlaban. Meme Hammer. Tumama. At least tama na sa mga. GG, tinawag na rin. And Polaris, securing the series 2-0. And sila ang mga kalaban na experience. Well, grabe nga yun. So, one-sided game na naman. Iba talaga yung ano yun, no? Kung mga makapansin nyo, guys, yung mga nilalaro ng mga teams na ano, yung batak talaga sa DPC. Imagine itong Polaris eh. Grabe din yung journey nito eh. Mumaba ng Division 2 pero nag-last chance qualifier from there. Kita nyo naman talagang mumapalag yung team. Tapos ngayon, last tour, nasa Division 2 sila. Nakabound sila uli sa ano, pumuntang Division 1 for this Tour 2. Kaso problema nga lang naman nila, Rain. 0-2 yung standing nila ngayon sa Division 1. Pero well played dito sa ating game number 2 or sa buong series. And yung naka-0 to sa kanila, yung sunod nila na kalaban. Yung execration. Yeah. Yun nga yung kalaban nila later on. Medyo tough challenge na naman for ano, for Polaris. Pero syempre, meron tayong MVP para sa ating Riggy match. Riggy ba? Pero well played din kay ano, kay Rubik. Ganun natin. Riggy, di makita, Riggy.
Ay, nakita ko. Pwede hindi siya. Grabe, sobrang annoying na meter hammer sa hero na to. Mukhang babalik na to sa pubs. I-welcome nyo na guys, si Origi sa pubs ulit. Oh, lang yun. Napaka-annoying yung meter hammer. Damang-dama ko yung agabi. Bali, wala kasi yung nerf na ginawa nila dun sa sleeping dart. Dahil ang si Ricky, naka-inv pa rin naman eh. So, pwede siyang lumapit with the sleeping dart. Pwede ka pa rin makapag-cast ng meter hammer. Yung adjustment dun sa meter hammer, feeling ko hindi yan tatagal. Channeling, hindi kita. Ano yun? Mm-hmm. Valve, ano na? Gaben, what is that? Pero hindi kasi nila pwedeng tanggalin yun eh. Kasi bakit before sa Treant Protector, meron naman yun eh. Parang ganun kasi yun. Limang hero, naka-meteor hammer, annoying. OD, meteor, lahat na lang naka-meteor. Pero anyway guys, well played sa, ano, sa side ng Polaris Esports for, ano, winning the series, qualify for Grand Finals. Siyempre, GG well played din sa, ano, sa Dmokafarm. Dmokafarm. Mm. GG's well played din at the same time. Kasi nakaabot sila rito sa semifinals. Ano lang na sana eh. They fell short lang. Natapat din nila yung, yung Polaris, which is yung better team ngayon. Pero okay lang, hindi pa naman dito nagtatapos yung, ano, yung team na yan or yung squad ng Dmokafarm. So masali din to eh. Nakikita natin to sa iba itong tournaments, di ba, Ray? Mm, sa mga small tournaments. And hindi pa rin tayo mismo dyan nagtatapos. Meron pa tayong finals, guys. So waiting doon yung execution and yung Polaris. And today rin yan. Yep. And tandaan nyo guys, yung IESF Sibol National Team Qualifiers is of course powered by Smart. Sa mga ano rin, shoutout syempre sa ating Smart TNT. Power your play with Smart. Ay, I'm sorry. Nalito na ako. TNT pinakamalakas kahit saan sa Pinas. Libat na at mag-load ng TNT double giga video plus storage plus 50. Dahil may 8 gig ka na for 50 pesos lang. Napakamura guys. Load na agad sa Giga Life app. *123#. Mobile wallets. Sa suking tindahan o sa Maya app. So, dyan lang kayo. We're just gonna go on a short break. Pagbalik natin, Grand Finals na kagad. Best of 3 execution versus Polaris Esports. Dyan lang kayo.